Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kumusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga trinkets. So, we have letter Y, Cancer. Maybe letter Y is a significant letter for you. That could also be, you know, your initials. Or maaari din naman na that is the initials of the person that you are going to be dealing with. We have butterfly. Dragonfly. This is dragonfly. At yan ay nagsisimbolo ng pagbabago. Change, transformations, and new beginning. No? So, may mga bagong parating dito sa buhay ninyo, para mga bagong sitwasyon na magsisimula, yung gano'n. So, this is the G-Cliff. Napakaganda because this is also a new beginning energy. And napakaganda kasi kung ano man ang mga pagbabagong ito, no, na sinasabi ni Dragonfly, this is positive change. So, pagbabago for the better ang mangyayari dito, Cancer, sa inyong mga sitwasyon, no? Magkakaroon na din kayo dito ng tranquility, magkakaroon na din kayo dito ng feeling of peace, no? So, napakaganda. Kasi, kumbaga, may kapanatagan na kayo, maaaring na-solve na mga problema ninyo dito, no? Kaya naman, papunta na kayo sa pagbabago for the better ng inyong mga sitwasyon, ang inyong mga nararamdaman, mga iniisip, yung mga ganun. So, we have 5 of Ariel for others of you. Maaaring meron ditong sitwasyon pagdating sa kaperahan. Maaring merong issue kayo sa pera, maaring nagkukulang ng pera, maaring may sitwasyon sa trabaho na medyo nagkulang kayo ng kita. So, maaring may mga ganon ganap, ano? And kung ano man ang inyong sitwasyon, Cancer, that could also be in relationships, no? Maaring may nararamdaman din kayong kulang na yung oras sa inyo ng person ninyo, or maaring nakakaramdam kayo na may, alam mo yun, may kulang na ng love, kumbaga nakukulangan na kayo sa affection siguro na nararamdaman ninyo, no, from your person. Maaring may ganong sitwasyon, but whatever the case may be, Cancer, you know, alalahanin ninyo na everything is temporary. Now, everything is temporary and everything will change for the better, no? Everything will change for the better provided that ang iniisip natin is yung mga best possible outcome lang. No, ang best possible outcome, doon lang tayo mag-angkla sa kung ano ang positibo, sa kung ano ang maganda. Yun ang i-magnetize natin sa buhay natin. Kaya yun ang kailangan nating isipin. Magbaka positibo lang tayo at positive mindset lang para positive things, situations din ang mag-unfold sa buhay ninyo. And kung kailangan ninyo ng tulong, huwag kayong mag-hesitate, no? Lagi ninyong alalahanin, Cancer, that help is always available to us, no? Lagi at laging merong makakatulong sa atin, no? Kung ano man ang pangangailangan natin. So, we have Page of Michael. Ayan, so there is... information, siguro may mga ano dito, may mga balita or correspondence dito na parating sa inyo, no? And that is something siguro na makakatulong sa inyo sa inyong pagdidesisyon. Maaring may mga decision making kayong kinakaharap, and maybe yung mga impormasyon na itong parating that is going to allow you, you know, to allow you to make a decision na sa ngayon. So, maaaring ganun ang ganap. There could be documents din, mga legal documents siguro dito na kailangan ninyong reviewin, na kailangan ninyong basahin. May mga kailangan kayong pirmahan siguro ng mga dokumento, kontrata, mga ganun. So, ang advice din sa inyo dito, make sure that basahin nyo talaga from top to bottom, no, left to right, ang lahat ng nakasulat sa kontrata na yan or sa dokumento na yan before you sign, no? Yun din ang ano dito, yun din ang advice sa inyo ng energy na to. So, yun, wag kayong paghinaan ng loob kahit ano man ang inyong sitwasyon ngayon, challenging situation man yan or hindi, you know, remember that you're always guided, and kung hindi masyadong maganda ang ganap, always keep your hope and faith alive, no?
dahil magbabago at magbabago yan for the better. Remember that we have new beginning energy sa dalawang ano yan, trinkets na yan. So, most likely talagang malakas ang energy dito na sa inyong horizon na magbabago ang inyong sitwasyon kahit ano pa man yan for the better. Because sabi ng G-Clef, diba, there is a positive change coming in sa buhay ninyo. So, magbabago din ang lahat. No, hang on. Just hang on to that. Lagi lang magdadasal. No, dahil kung ano man ang sitwasyon ninyo, magbabago at magbabago yan para sa ikakabuti. Ace of Ariel, beautiful energy. Pagdating sa kaperahan, ang swerte-swerte ninyo sa ngayon din, ano? It's your lucky day, sabi ng card na to. So, may mga bagong resources kayo dito na parating. Merong mga kaperahan parating, merong papasok na pera sa inyo. That could be a windfall, no? Maaring ganyan, maaring bonus, maaring malaking tip sa inyo ng kliyente ninyo, maaring malaking komisyon, maaari din na meron ditong additional na trabaho kayo, additional na racket kayo ginagawa, and maybe you are receiving money from that ngayon. Maaari din na this is a new job na papasukin ng iba sa inyo, or additional job, no? Maaring may part-time, may full-time na kayo, tapos ngayon maaring may papasukan pa kayong part-time. So that's another money path for you, no? Maari din naman na may promotion kayo dito, no? Maybe you are assuming to a different role na ngayon, mas mataas na level ng iyong position sa trabaho. So mas malaking kita, 'di ba? Maaring ganun din ang ganap. Maaring winning din ito, no? Winning. Panalo ninyo ito siguro sa mga raffle, sa mga sa lottery, maaring ganun. So there is definitely good luck on your side sa ngayon pagdating sa kaperahan, trabaho, no? At maaari talaga na magsisimula na kayo dito ng isang magandang sitwasyon sa pangkaperahan. Mas maluwag na kayo ngayon sa pera, no? So maybe that is another change na mangyayari sa buhay ninyo, yung financial landscape ninyo as ay mas magiging maganda, mas magiging maluwag na kayo pagdating sa pera. So good luck. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kaligayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo. For today, unahin natin ang trinkets. We have the G-Clef. Napakagandang energy, Scorpio. Kasi this is also new beginning ito. No? New beginnings. May mga positive changes na mangyayari dito sa buhay ninyo. Kaya kung meron kayong mga hindi masyadong magandang ganap sa buhay, you know, rest assured that that is going to change for the better. Mag-i-improve ang inyong sitwasyon. And you will eventually feel peace, tranquility, serenity, no? Dahil masusolusyonan ninyo ang mga problema, mag-i-improve na ang kung ano man ang inyong sitwasyon sa ngayon. We have the Zebra. This is about determination. So, you are going to be very determined ngayon sa kung ano man ang ina-envision ninyo for yourself na mangyari, or kung ano man yung mga balak ninyong gawin dito. Maybe you're going to be very determined ngayon na i-push kung ano man yung plano ninyo sa ngayon, no? Para yun ang mangyari. So, we have another determination energy. Siswan, this is also determination. This is also about confidence and balance, no? Sa lahat ng ginagawa ninyo ngayon, mini-make sure ninyo na merong balance. Hindi lang isang parte ang inaasikaso ninyo, but all parts of your life, no? Areas, kumbaga, no? So, there is also, determination and confidence. So, napakaganda kasi kung ano man yung balak ninyong gawin ngayon, kung ano yung mga pinaplano ninyo ngayon, talagang kayo, magiging laser-focused kayo at confident kayo sa mga gagawin ninyo. Confident kayo sa plano ninyo, yung mga ganon, ano? So, what else? We have changed your life. Change your life, Archangel Shamuel. Ayan, so there are going to be sudden changes dito na mangyayari. No? And ang maganda dito, sinasabi ni G-Clef, diba, na these are positive changes na mag-unfold sa buhay ninyo. So kung ano man ang mga pagbabagong ito sa buhay ninyo, this is going to
change your life for the better talaga. This is going to change the course of your life ngayon. And this is, kung ano man ang ganap dito, no, ng mga pagbabagong ito, kasi sudden changes din ito eh. Parang may mga pagbabago dito sa buhay ninyo na hindi ninyo plinano, hindi ninyo ginawa, hindi ninyo, hindi kayo yung nag-initiate ng change na to. Because this is destiny at play, Scorpio. This is destiny at play. This is the universe intervening in your circumstances. Kaya yung parang may mga pagbabago dito sa buhay ninyo na bigla-bigla na lang mangyayari. Magugulat na lang kayo na, ay, eto na pala. Ganito na pala. Dito na pala ako, no? Yung mga ganun ba. But whatever the case may be, no? Kung sa anumang parte ng buhay ninyo ito na mangyayaring pagbabagong ito, at the end of the day, you're going to be very grateful sa nangyari ang nangyari. Because kung saan man kayo dadalhin ng event na to, that is, you will be in alignment with your destiny. Kaya magiging masayang-masaya kayo dito. May discomfort siguro sa una kasi sudden change ang mga ganap dito. But that is for the better, no? Everything is going to change for the better sa ngayon. So this is really beautiful. So, tingin ko dito sa una lang may gulat factor, no? Sa una lang maaring mapapanganga kayo, masusurprise talaga kayo. But, you know, talagang ipapasalamat ninyo to. You're going to embrace this change na ito dahil ito yung para sa ikakabuti ninyo, no? So, what else? We have 7 of Gabriel. Stand up for what you believe in. Stand your ground. Yun ang kailangan ninyo sa ngayon, ano? Dahil maaring may mga tao sa paligid ninyo na hindi nagugustuhan kung ano yung mga nangyayari sa buhay ninyo, no? Maari din ang iba sa inyo dito hindi nagugustuhan siguro na parang malakas ang inyong loob na ngayon na gawin ang mga gusto ninyong gawin. Maybe before sumusunod lang kayo sa sasabihin sa inyo ng mga tao, pero ngayon maybe you are reclaiming your power, no? At hindi nagugustuhan niya ng iba, lalo-lalo na yung mga taong nagko-control sa iyo in the past, no? So maaring ganun ang sitwasyon dito for Scorpio, pero ngayon naglalakas ng loob kayo, you're determined, you're confident about yourself na. Panindigan niyo na yan. Panindigan niyo kung ano yung pinaniniwalaan niyo, no? At huwag kayong patitinag, no, sa mga pang-i-intimidate ng ibang tao sa inyo. Sa mga sabi-sabi, mga chismis na maaring naririnig niyo from other people, huwag ninyong hayaan na maapektuhan kayo niyan in a negative way. No, use it para mas ma-motivate kayo, mas ma-inspire kayo na pagbutihin pa ninyo lalo kung ano man ang inyong mga gagawin. We have peace. Oh, napakaganda. Napakaganda. Because you are going to be feeling a peace ngayon. Tranquility, peace. Talaga, no? Dito sa mga pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo, talagang dadalhin kayo dito kung saan man kayo dapat, no? This is destiny at play, Scorpio. Kaya napakaganda. Napakaganda. Ngayon, matututunan nyo ng i-let go na kung ano man ang mga bagahe sa dibdib ninyo, no? Maaring yun ang, kumbaga, yun ang requirement ng bagong sitwasyon ninyo na ito, kung saan man kayo papunta, di ba? Kailangan wala na din kayo mga bagahe sa dibdib, wala na kayo mga sama ng loob, yung mga ganon, ano? So, maaring ganon ang ganap, kaya magagawin na ninyo ditong linisin talaga ang sarili ninyo. You're going to purify and detoxify yourself. You're going to be letting go, no, of anything and everything or anyone that doesn't serve your highest good dito, because it's just a clutter sa buhay ninyo. So, maaari din na may mga sitwasyon dito na yung mga pagkocontrol over the outcome ng mga gusto ninyong mangyari, yung mga ganon. It feels like pati yan, malilinis na din, ano? You are going to realize now that it's better if you just surrender, no? To God. Surrender to the natural ebb and flow of life, no? Kaya talaga siguro magkakaroon na kayo ng tranquility and peace because you are just going to let go of those things and you're letting God, no? To dictate your life, no? Yung ganon. So let go and let God at magiging masaya talaga ang lahat. No? So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga trinkets ninyo. Pauna mensahe ni Pisces ay dice. Napakaganda. This is good luck, no? This is swerte. Good luck and good fortune on your side. Sa ngayon, Pisces, napakaswerte ninyo sa iba't ibang bagay. We have the steering wheel ng ship. This is about direction, no? New adventures. May mga, siguro may mga bagong path kayong tatahakin sa ngayon. Maaring may ninanavigate kayo dito na bagong plano, no? Maaring ganun ang ganap. And maaari din na talagang ano kayo, masikap kayo, no? You're going to persevere extra sa ngayon. Maaring may mga extra effort kayong gagawin sa ngayon sa kung ano man ang mga plano ninyo sa buhay, no? So that is really beautiful. We have letter Y, and this could be your initial or maybe initials ng mga tao that you are going to be dealing with. Maaring ganun ang ganap. So what else? We have the Sun energy. Napakabonggang. Swerte ninyo. Talagang malakas, no? Malakas ngayon. Because this is the most uplifting and the most beautiful and the most vibrant energy, no? Sa buong tarot deck. At nandito ito. Babalutin kayo ng liwanag ngayon. Pisces, no? Liwanag. And that is going to cut through the darkness sa buhay ninyo. Kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyong hindi masyadong maganda, medyo challenging siguro. Kung mayroon man kayong mga pinagdadaanan hindi masyadong maganda, kung may mga pinagdadaanan kayong, alam mo yun, hindi masyadong paborable sa inyo, rest assured that that is going to change for the better na, no? Kasi magliliwanag na ang lahat sa buhay ninyo. Mas mabilis na ninyong mahahanap ngayon ang solusyon. Mas mahahanap nyo na ngayon ang way out from that difficult situation. Kung meron man kayong pinagdadaanan ganyan, ano? This is a time for happiness, no? Kaya magiging maayos ang lahat. There are going to be positive changes dito na mangyayari sa buhay ninyo, sa inyong mga sitwasyon, at magiging masaya lang kayo, joyful, successful, yung ganon. This is also about financial success, material success, yung mga ganon. Kaya maganda lang ang mga ganap dito. Maganda ang mga mangyayari sa buhay ninyo dito. There are positive changes going on dito sa inyo. We have 7 of Ariel. Ayan. So, for others of you, this is a time for you to make a decision, no? It's about time na natanggalin na yung procrastination. It's about time na natanggalin na ang mga self-doubt dito nang sa gayon makapag-focus kayo sa kung ano man ang desisyon na kailangan na ninyong gawin dito, no? There are going to be, you know, reflection na kailangan ninyo sigurong gawin dito para mas malinawan ninyo kung ano nga ba yung purpose dito ng sitwasyon na to. Ano ang dapat ninyong gawin? Ano ang mga magiging effect ng decision ninyong gagawin dito, no? So, it's about time na nung magsimula na kayong magmuni-muni, magsimula na kayong pag-isipan kung ano talaga ang makakabuti sa inyong sitwasyon sa ngayon, no? And make sure na sigurado din kayo kung ano yung goal ninyo dito para sa pagde-desisyon ninyo, mas magiging maganda ang maiisip ninyo, no? Mas makakapag-diskarte kayo ng kung ano talaga ang tama ninyong gawin for the betterment of that situation, no? So, we have 7 of Gabriel. We have 2 sevens dito. This is synchronicity. Pisces, so please look up for the meaning of number 77 for more guidance po. Okay? Thank you. So, dito naman sa 7 of Gabriel, ang imbitasyon sa inyo dito is claim your personal power, no? Kasi maaaring ang iba sa inyo, you allowed other people to run your life, no? For the long time. Maaring lagi na lang kayong sumusunod sa kagustuhan nila. Kung ano yung sabihin nila, yun ang sinusunod ninyo, yun ang ginagawa ninyo. Maaring wala kayong ano dito, wala kayong kapangyarihan maging malaya na maging kayo. Ma-express ninyo ang inyong sarili, magawa ninyo ang inyong mga gusto. So, maaring in the past, ganyan ang sitwasyon ninyo. No? Maaring ganun ang ganap. And maybe, ito yung ano ninyo, ito yung gusto ninyong pagdesisyonan na ngayon.
Pero maaring siguro talaga nagpo-procrastinate kayo because you are not sure kung kaya ninyong panindigan yan, ano? Na i-reclaim ninyo ang inyong kapangyarihan over yourself. Na anong tawag dito, mag-break away na kayo from that person na who is controlling you, no? Maaring ganun ang ganap dito. And you know what? Stand for what you believe in. Stand your ground. Reclaim your power. No? Kasi mas matutuwa ang Divine Universe dito sa inyo kung gagawin ninyo niya, magpapakatapang na kayo na ibalik na sa sarili ninyo ang inyong kapangyarihan. Be yourself, be free. Kumbaga, no? So, maaring yun ang pinag-iisipan ng iba sa inyo dito kung kakayanin ninyo, no? Na maging independent na kayo. Kung kakayanin ninyo na bawiin na ang inyong freedom from that person, no? Kung sino man ang nagko-control sa inyo. So, maaring ganun ang ganap dito. And yun ang ano sa inyo, yun ang invitation sa inyo ni Seven of Gabriel. No, just make a decision sa ngayon and panindigan ninyo ang inyong sarili. Kaya ninyo yan, Pisces. Kaya ninyo yan. Naging matatag na kayo minsan, na panindigan nyo lang inyong sarili, minsan kaya pa rin ninyong gawin yan ulit, no? So, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.